Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Wasted Trust. Maagang namulat sa realidad ang lalaking si Noel sapagkat sa hirap ng buhay ay maaga rin siyang nagbanat ng buto. Sa batang edad pa lamang din niya ay nagawa niyang makapagnegosyo at dahil sa kanyang pagsisikap, makalipas ang maraming taon, ngayon ay mayroon na ang sariling kumpanya itong si Noel. Samantala, mayroon naman siyang matalik na kaibigan na nagngangalang Andy. Baliktad nga ang kanilang sitwasyon sapagkat pinanganak na mayaman itong si Andy. Ngunit, dahil na rin sa buhay na kinasanayan nito, ay hindi na ito nag-aral pa at tumambay na lamang dahil may pera naman daw ang kanyang pamilya. Isang araw naman, habang magkasama si Noel at Andy sa isang coffee shop, ay ganito ang sinabi ni Andy. Paring Noel, kumusta na ang kumpanya mo? Mabuti ka pa dahil meron kang malaking negosyo. Alam mo, iniinggit talaga ako sa'yo dahil tuwang-tuwa sa'yo ang mga magulang mo. Samantalang ko ay palagi na lang kuminubungangaan ni mami at daddy. Magtrabaho raw ako para hindi ako palagi humingi sa kanila ng pera. Napatawa na lamang si Noel at sinabing, "Ito pare, maayos naman ang negosyo ko at habang tumatagal ay mas lalong lumalago. Tama naman kasi ang sinasabi nila sa'yo. Ikaw kasi paring Andy, bakit nga ba hindi ka nalang magtrabaho para kahit papano ay matuwa-tuwa naman sa'yo ang mami at daddy mo? Alam ko na, mahihirapan ka kasi talagang kumuha ng trabaho sa mga kumpanya dahil hindi ka nag-aral eh. Pero may naisip akong paraan. Magtrabaho ka sa kumpanya ko at ako ang bahala sa'yo. Wala na interview dahil ako mismo ang magpapasok sa'yo. Malaki naman ang tiwala ko sa'yo dahil alam ko na matalino ka rin naman." "Nako pare, hindi na. Ang sarap-sarap kayong umiga lang sa bahay kaysa magtrabaho ng 8 oras dyan sa loob ng opisina." Sambit ni Andy. At muli namang napatawa si Noel. "Ikaw talaga paring Andy. Reklamo ka rin ng reklamo dahil palagi kang binubungangaan ng mami at daddy mo. Pero ayaw mo naman pala magtrabaho. Malamang na palagi ka talaga nilang papagalitan." Sa tuwing magkasama sina Andy at Noel ay puro tawanan lamang ang kanilang ginagawa. Madalas nilang asarin ang isa't isa kaya nasasabi na rin nila na ang kanilang pagkakaibigan nga raw ang pinakamasaya. Subalit habang lumilipas sa mga araw ay patuloy pa rin ang pagkukwento ni Andy na palagi siyang pinapagalitan dahil sa pagiging isang tamad at umaasa lamang sa kanyang mga magulang. Kaya hindi na rin ito natiis at napilitan na nitong tanggapin ang alok sa kanya ni Noel na magtrabaho sa kumpanya nito. Kagaya ng pinangako ni Noel ay walang kahirap-hirap na nakapasok si Andy. Naging maayos ang pagtatrabaho nito sa kanya at mainit itong tinanggap ng mga empleyado roon. Subalit isang buwan lamang ang nagdaan, hindi inaasahan ni Noel nang makasagap siya ng balita na mayroon nga raw empleyado sa isang department na nagmamataas at natatakot na rito ang mga empleyado dahil may kapit nga raw ito sa may-ari ng kumpanya na walang iba kung hindi itong si Noel. Labis ang pag-iisip ni Noel sapagkat lahat naman daw ng mga empleyado sa loob ng kanyang kumpanya ay kakilala niya at lahat din ay kaibigan niya. Ngunit, ang kaisa-isang empleyado na naiisip niya ay ang matalik niyang kaibigan na si Andy. Sapagkat ito nga ay nagtatrabaho sa nasabing department na iyon. Isang araw, nagkayayaan ng magkaibigang si Andy at Noel sa paborito nilang coffee shop. At habang sila'y nagre-relax doon, ay ginamit na ni Noel ang pagkakataong ito para tanungin si Andy. "Nga pala paring Andy, matanong ko lang,
May nababalitaan ka ba na may empleyado raw na nangaabuso sa department nyo? Nagtataka namang sumagot si Andy at sinabing, Wala pare, sino na naman kaya yun? Kung mayroon man, edi sana nabalitaan ko na rin yun at sinabi ko na rin sa'yo. Nga pala pare, maikwento ko lang sa'yo ah. Noong una ay nahihirapan talaga ako sa trabaho ko. Pero habang tumatagal ay nagiging madali na siya para sa'kin. Tuwang-tuwa pa nga ang mga katrabaho ko ron dahil minsan ay tinutulungan ko rin sila kapag maaga kong natatapos ang mga trabaho ko. Dahil sa sinabi ni Andy, ay kaagad na nawala sa isipan ni Noel ang hindi magandang nangyayari sa kanyang kumpanya. Natuwa pa nga kasi siya dahil sa kinuwento ni Andy at pinuri pa niya ito dahil nakikita niya ang pagbabago ng kaibigan niya na mula sa pagiging isang tamad ay isa na itong masipag na empleyado ngayon. Subalit habang lumilipas sa mga araw, nalalaman na lamang ni Noel na nagre-resign na ang ilang mga empleyado niya sa kanyang kumpanya. Dumating na rin sa pagkakataon na siya mismo ang nagtatanong sa mga empleyado kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Ngunit hindi magawang makaamin ng mga ito dahil sa takot ng mga ito. Hanggang sa nakaisip ng paraan si Noel upang malaman kung sino ba talaga ang salarin sa lahat ng hindi magandang nangyayari sa loob ng kanyang kumpanya. Kinuntsaban niya ang security guard doon, kabilang na ang ilang mga empleyado at manager sa department na iyon upang maisagawa ng maayos ang kanyang pinaplano. Isang araw, habang ang lalaking si Andy ay nakaupo lamang sa kanyang pwesto, ay nagulat na lamang siya noong mayroong isang matandang lalaki ang biglang pumasok sa kanilang opisina. Nandiri na lamang si Andy sapagkat kung titingnan nga raw ang matandang ito ay para bang isa itong pulubi. Sino ka at paano ka nakapasok dito? Pambihirang sekyo naman, hindi man lang ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Hoy manager, anong tinutunga-tunganga mo riyan? Palabasin mo yan oh. Sambit ni Andy. Hindi naman niya inaasahan ang sasabihin ng matandang ito. Ikaw ba si Andy? Nang dahil sa'yo ay nag-resign ang anak ko. Siya lamang inaasahan namin tas grabing pagmamalupit pa ang ginagawa mo. Saka bago ka lang raw dito ha. Kanina pa kita pinapanood sa labas. Kabago-bago mo pa lamang dito pero kitang-kita ng mga mata ko kung paano mo utos-utusan ang mga empleyado rito na gawin ang trabaho mo. Mayabang naman na sumagot si Andy. Ano ngayon, tanda? May magagawa ka ba tungkol dun? Yung isang babae yata ang tinutukoy mo na anak mo. Pues, hindi ko nakasalanan kung bakit nag-resign ang anak mo dahil pinili niya yun. Kung gusto mo, edi ikaw na lang pumalit sa kanya na magtrabaho rito. Para naman may pakinabang ka rin sa akin. Alam mo kung bakit? Ano pa ba? Eh di syempre, sa'yo ko rin ipapagawa ang mga trabaho ko dahil katulad ng pinapagawa ko sa anak mo. Aba, hanip. Like father, like daughter. Subalit ilang saglit pa, nagulantang na lamang si Andy nang hubarin ng matandang ito ang wig nito at pinunasan ang mukha. Nanlaki talaga ang mga mata ni Andy at nalaglag ang panga nito. Ano Andy, nasurpresa ka ba? Ako ito, ang matalik mong kaibigan na si Noel. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo ang gantong bagay. Matagal ko nang naiisip na ikaw ang may kagagawa ng mga hindi magagandang nangyayari sa loob ng kumpanya ko. Ayaw lang kitang paghinalaan dahil matalik kitang kaibigan. Pero ngayong ako na mismo ang nakasaksi ng mga ginagawa mo ay pasensyahan na lamang tayo Andy. Nakakalungkot man pero dito na siguro mapuputol ang pagkakaibigan natin. Pinagkatiwalaan kita ng sobra pero sinira mo yun. Pasensya ka na pero kailangan ko itong gawin. Tinatanggal na kita, Andy. Hindi inaasahan ni Andy na darating pala ang oras na pagbabayaran niya ang kanyang mga ginagawa at si Noel pa mismo ang makakahuli sa kanya. Wala na siyang nagawa kung hindi umalis na sa kumpanyang iyon at labis ang kanyang pagsisisi
sapagkat nang dahil sa ginawa niyang hindi maganda ay nasira ang pagkakaibigan nila ni Noel. Grabe talaga ang kanyang panghihinayang dahil lang Noel na malalapitan niya sa lahat ng oras at nasasabihan niya ng problema niya, ngayon ay wala na. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Wasted Trust.